Hi guys and welcome back sa ating channel. At sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang 7 tips para ipasa nyo ang kahit na anong entrance exam na gusto nyong kunin. So itong 7 tips ito na sasabihin ko sa inyo ay ginamit ko nung ako ay nag-entrance exam sa Philippine National Police Academy way back 2011. And fortunately, nakapasa ako at nakagraduate ako noong 2016. So ito yung class seal namin. And also, nagamit ko rin ito way back 2016 pagka-graduate ko ng PNPA nung kumuha ko ng NAPOLCOM eligibility. Nagamit ko rin ito sa pangatlong beses nung kumuha ko ng Civil Service Professional nung 2017. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, is mag-subscribe ka na para lagi kang updated kung meron tayong videos. Kumagawa ako ng mga inspirational at informational videos para maabot natin ang pangarap mo. So without further ado, let's start. So itong tips na sasabihin ko sa inyo is depende kung saan nyo gagamitin. For example, gusto nyo kumuha ng PNPA entrance exam or other service academy entrance exams. And also kung kukuha ka ng entrance exam sa mga universities and colleges na gusto mong pasukin. Lalo na kung gusto mong makakuha ng scholarship. And last but not the least, kung gusto mong kumuha ng eligibilities like the NAPOLCOM eligibility and the civil service eligibility. So number one tip ko sa inyo is know the best schedule for your review. Siyempre, alam naman nating lahat na kapag may entrance exam ka na kukunin, magre-review ka talaga. Pero ang number one tip ko sa inyo, alamin nyo kung ano yung best schedule for your review. For example, in my case, ang pinaka-best schedule ko talaga ng pagre-review is tuwing madaling araw. So ang ginagawa ko noon dati, nung college ako, mag-a-alarm ako ng mga 4 or 5 a.m. And then doon ako magre-review. E para sa akin, pagkagising ko, wala pang laman masyado yung isip ko kasi kakagising mo lang eh. And then magre-review ako ng 1 to 2 hours before ako pumasok ng school. Yun ang ginawa ko before entrance exam sa Philippine National Police Academy. And then may schedule din ako ng gabi after kumain. So mga 30 minutes to 1 hour lang, nagre-review ulit ako. Pero hindi na masyado ganun kabigat tulad ng early in the morning kasi wala pang laman ng utak ko nun. So dapat alamin mo yung best schedule na available sa'yo and yun ang gawin mong pattern sa pagre-review mo. So kung best schedule sa'yo is parang sa akin, early in the morning, pwede naman. Or kung tanghali, pwede din. Afternoon, pwede. And gabi, pwede. As long as talagang nagre-review ka. So that's my number one tip. Know the best schedule for your review. My number two tip for you is know the coverage of your entrance exam. So generally, similar naman ang mga entrance exams. Kino-cover niya, madalas kino-cover niya ang English, math, science. Pero mas maganda kung alam mo yung coverage ng entrance exam. Kasi bawat institutions may kanya-kanyang expertise. For example, sa PNPA, more on science, math, English, current events, history. O napaka-importanteng malaman mo yung coverage ng exam kasi kahit anong review ang gagawin mo, kung mali naman yung nire-review mo, sayang yung time and effort mo kung yung nire-review mo hindi naman lalabas sa exam, di ba? So that's my number two tip, know the coverage of your exam. So number three tip, use the most relevant and the most updated review materials. So for example, kukuha ka ng entrance exam ng PNPA. Meron mga part doon sa entrance exam tungkol sa current events. So dapat ang nire-review mo yung most updated ng current events na nangyayari. For example, pang ilang presidente na ba si President Marcos? O kaya kailan yung last typhoon na dumating sa Pilipinas? O kaya sino ang current Secretary of Interior and Local Government? So dapat yung review materials mo updated yon. And kailangan din relevant yung mga review materials nyo. For example, may mga questions sa entrance exam about history. So anong history ang babasahin mo? Siyempre, history ng Philippines. Although kailangan mo rin malaman yung mga significant history ng iba't ibang bansa, dapat alam mo din siyempre sa Pilipinas. So that's my third tip for you. Use the most relevant and the most updated review materials. Number four tip, learn and understand the basics. So ibig sabihin yan, bago ka mag-dwell sa mga lessons na mahirap, unawain mo yung mga basic ng subject. For example, sa math, x plus x equals 2x. Yun ang basic, di ba? So paano ka mag-dwell sa mga mas mahirap na problems kung yung x plus x equals 2x, hindi mo masagot? Sa English naman, for example, yung past, present, and future tenses. So before ka mag-dwell sa mga reading comprehension, dapat ma-review mo muna and maunawaan mo yung mga basic ng past, present, future tenses. So para makapasa ka sa reading comprehension and English problems, dapat alam mo muna yung mga basics. So hindi lang dapat alam mo yan, dapat nauunawaan mo yan by heart. Para pag binigyan ka ng problem na mahirap, kaya mo siyang isimplify dahil alam mo yung mga basics.
So number 5 tip ko sa inyo is do not memorize, internalize. Ibig sabihin niya, huwag niyo itatry i-memorize lahat ng mga na binabasa niyo. Kasi sa totoo lang, napakaraming pwedeng reviewin sa entrance exam. So kung itatry niyo i-memorize ang isang libro o kaya ang isang paragraph or kahit na ano, may hirapan lang kayo at may stress kayo. Ang magandang gawin dyan, i-internalize nyo lang yung mga keywords, yung scenario, yung formulas. Kasi sa exam, kusay ang lalabas. Kasi pag minemorize nyo ang isang coverage ng exam, prone yan na makakalimutan nyo yan. Pero pag in-internalize nyo yung mga importante doon, malalaman nyo yan, tsaka hindi yan aalis sa utak nyo. Kaya that's my number 5 tip. Do not memorize, internalize. Number 6 tip is eat healthy. So ang paghahanda sa isang entrance exam ay hindi lang sa pagre-review. Dapat din kumain kayo ng tama. Ibig sabihin ng tama, dapat balance yung kinakain nyo. And iwasan nyo yung mga junk foods, tapos mga sugary drinks. Kasi minsan yung mga yan, nakakaantok yan. So imbes na mag-review kayo, aantokin kayo, tapos matutulog na lang kayo. So dapat kumain kayo ng tama. Naalala nyo ba yung go, grow, and glow foods? O diba, nandun na lahat. So dapat balanced diet ang ginagawa. So that's my number 6 tip, eat healthy. Lalo nyo maiintindihan yung mga lessons nyo kung well-fed kayo and tama yung mga kinakain nyo. And last but not the least, my last tip is rest properly. So hindi lang pag-review, hindi lang ang pagkain, kundi dapat nagpapahinga ka rin ng maayos. So kung may entrance exam ka at may schedule na yan, dapat iwasan mo muna ang pagpupuyat. Lalo na yung mga happenings tsaka mga party-party na yan, lalo na kung malapit na yung entrance exam nyo. So imbes na magparty-party at kung ano na pang ginagawa mo, magpahinga ka na lang. Para pagdating ng entrance exam, ready-ready ka. So yan ang 7 tips na kailangan mo kapag mag-undergo ka ng mga entrance exams. Napaka-applicable ng mga tips na yan kahit saan entrance exam pa ang kunin mo. Sana nakatulong ang video na ito at kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe to our channel. And comment naman sa baba kung meron kang mga request na videos na gusto mong gawin natin. Good luck on your exams and sana makapasa ka kahit saan entrance exams pa ang kunin mo. God bless you and keep inspired.